Magandang umaga o magandang gabi sa lahat o kanong oras niyo makita ang video ito. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang halamang gamot sa sipon. Napakasimple lang po ng sakit na yan, pero pag napabayaan ay maaaring lumala at magdulot ng mas malubhang sakit. So dapat agapan ka agad. Bakit tayo gagamit ng halamang gamot? Marami naman sa butika. Hindi po lahat ng kababayan natin ay may pambili ng gamot. At yung ibang kababayan din natin ay nasa malayong lugar. Bale, malayo pa yung butika mula sa kanilang mga bahay. So, hindi lahat nakaka-access. Hindi rin lahat may stock. So, sana makatulong ito o mga halamang gamot na ito kung nandyan lang sa inyong mga bakuran o nandyan lang sa inyong mga kusina. So, ito na. Huwag na natin patagalin. Ito ang pinaka-basic. Ito yung pinaka-madaling hanapin. Halos lahat ng kusina ay merong ganito. Kalamansi. Hindi lang po sa aswang pangontra ang kalamansi. Bali, nakakagamot din yan sa sipon. Kumuha ka lang ng 2 piraso ng kalamansi, ipigain mo, lagay mo sa kutsara. Tapos, ipainit mo sa ano, kung meron kayong kandila, much better. Lagay mo yon sa ilalim ng kutsara para uminit yung, ano, para uminit yung kalamansi. Pero kung wala ka naman ganun, ay lagay mo na lang yung kalamansi, patakan mo na lang, or lagyan mo lang kaunting mainit na tubig. Katapos nun, ipainom mo sa may sakit or sa may sipon. Ang susunod naman ay sampalok. Baka may mga sampalok sa mga bakuran ninyo, pwede po yung gamitin panggamot sa sipon. Yung bunga niyan, lagain nyo lang, tapos yung katas, ipainom nyo sa may sipon. Bali, 3 beses sa isang maghapon. Kahit paunti-unti lang, okay na. Bago tayo magpatuloy, iniimbitahan ko kayo na subscribe sa aking YouTube channel. Sana tulungan nyo akong lumago ang aking YouTube channel. Please subscribe po at pakikalimbang na rin ang notification bell. Ang susunod na halaman, dun sa mga kapatid natin na nandun sa bundok or sa mga kabukiran, alam ko nakakatagpo sila nito or meron silang mapagkukunan. Ang susunod na halaman ay ang sambong. Bali, maglaga kayo ng dahon ng sambong, isang baso ng dahon ng sambong, tapos 2 baso ng tubig, tapos ilaga nyo. Yung katas nun, yun yung ipainom nyo sa may sipon, at gamot din yon sa ubo. Sa panghuli na part na video ito, ay may tuturo ako sa inyong orasyon na iihip nyo sa isang basong katas ng anumang halaman na meron kayo. Pero dapat ay magpuder kayo at saka magdasal ng mga pondo. At ang huling halaman na ituturo ko or ibabahagi ko ay ang sampagita. Bali, ang bulaklak ng sampagita ay nakakatulong yan sa mga taong may sipon o nakakapagpalunas ng sipon. Hindi po ura-urada, bali unti-unti po pag herbal po ang gamit natin. And then, ang gagawin nyo lang sa sampagita is yung bulaklak. Bali, kumuha kayo ng mga 10 or 15 piraso ng bulaklak na yon, tapos pakuluan nyo yung katamtaman na yung tubig, tapos yung katas nun, yun yung ipainom nyo sa may sipon. So ito na yung orasyon na ibabahagi ko sa mga taong may sipon na pwede nyo itong usalin sa sangbasong katas. Usalin nyo yun ng 3 beses, tapos ihip nyo sa sangbasong katas ng anumang halaman na meron kayo. So, yun lang po muna sa ngayon. Sana suportahan nyo ako. Tulungan nyo ako lumago aking YouTube channel. Please subscribe and pakikalimbang ng notification bell. Yun lang po. Maraming salamat po.